Ang pinakamahusay na paraan upang pumatay ng mga tao ay upang lumikha ng mga insidente, ngunit ang gangster na ito ay naghahanda na lumangoy. Bigla siyang nakakita ng isang orasan sa ilalim ng tubig. Nais na makalapit upang makuha ito, sa hindi inaasahan may isang kamay na lumitaw upang lunurin siya. Agad siyang nalunod. Nakita ito ng bodyguard sa taas. Napansin na hindi na ito lumalangoy, ngunit pagkatapos, nagpatuloy sa paglangoy ang lalaking iyon. Tiniyak ng mamamatay tao na ang boss ay magpapatuloy sa paglangoy. Ngunit sa totoo lang, ito ang mamamatay tao na nagkokontrol sa katawan ng lalaki upang lumangoy. Nang matapos na siya, ang mamamatay tao ay nagbago sa isang suit ng chef at lumabas. Natuklasan ng mga nasasakupan ang katawan ng amo. Nagpanik ang lahat. Sa oras ng kaguluhan ng mamamatay tao ay umalis at walang nakapansin. Siya ay nakatakas at umuwi. Sinunog ang lahat ng mga dokumento tungkol sa target na pinatay. Pagkatapos panoorin ang balita, ang boss ng gangster ay natukoy na namatay sa pagkalunod. Ang lalaking nagdadalubhasa sa sanhi ng hindi inaasahang pagkamatay ay nagngangalang Bishop. Siya ang nangungunang mamamatay tao sa buong mundo. Ang kanyang prinsipyo kapag pinapatay ang mga tao ay huwag hayaang makagambala ang anumang emosyon. Ngunit ang araw na iyon lamang, nais ng samahan na ipapatay ang isang tao, na pinangalan ng Harry. Nag-atubili ng bahagya si Bishop, kasi si Harry ay dati niyang kapareha. Siya ang namamahala sa pagpatay. Si Harry ang namumuno sa pagbibigay ng impormasyon. Napakahusay nilang pagtatrabaho. Sa mahabang panahon, itinuturing na siya ni Bishop bilang isang habang buhay na kaibigan. Agad na nagtungo si Bishop sa kanyang mga nakatataas, upang tanungin siya kung siya ay nagkakamali. Sinabi ng nakatataas ay hindi. Hindi nagtagal ay nagpadala siya ng 5 mga komando sa isang misyon. Bilang isang resulta, ang 5 tao ay namatay. Hinala niya ang organisasyon ay mayroong taga-subaybay. Habang iniimbestigahan niya ang kamakailang kasaysayan ng transaksyon ni Harry, nasa 20 milyong dolyar ang ipinadala. Pinatunayan nito na ipinagkanulo ni Harry ang samahan. Nag-isip sandali si Bishop. Sa gabing iyon tinawagan niya si Harry. Sinabi sa kanya na tumakas. Inutusan ni Bishop si Harry. Sinabihan siya na kunin ang baril at gunting upang maputol ang kuryente sa sahig na iyon. Pagkatapos ay gamitin ang ekstrang hagdanan upang bumaba. Pumunta si Harry sa parking lot. Nalaman niyang nasira na ang kanyang sasakyan. Mabilis na napagtanto na siya ay niloko. Hindi binabalak ni Bishop na pakawalan siya, kaya't humantong siya dito upang maiwasan ang kamera. Winasak ni Bishop ang sasakyan niya para mapatay niya si Harry upang lumikha ng peking eksena na pinatay si Harry sa kotse. Hindi na nagprotesta si Harry. Ibinigay ang kanyang baril kay Bishop at binaril siya hanggang sa mamatay. Di nagtagal, nalaman ng anak ni Harry na si Steve ang pagkamatay ng kanyang ama. Siya ay orihinal na isang playboy. Araw-araw siyang umiinom at nagsasaya. Ngunit matapos malaman ng kanyang ama ay binaril upang mamatay. Labis siyang nasaktan at nagalit. Umalis kaagad para hanapin si Bishop upang hilingin sa kanya na turuan siya na maging isang mamamatay tao. Nakikita ni Bishop ang mapamilit na pag-uugali ni Steve sa pagbabalik tanaw sa litrato ng matandang kapareha. Si Bishop ay labis na nakonsensya. Sumasang-ayon siya na turuan si Steve ng mga kasanayan ng isang mamamatay tao. Ang una ay ang pagsasanay sa sandata, mga rifle, submachine na baril, mga rifle ng bulaklak, mga sniper rifle. Lahat ay dapat niyang matutunan. Natuklasan ni Bishop na si Steve ay mas maraming regalo kaysa sa mga tao. Pagsasanay lang sa maikling panahon. Eksaktong tama ang pag-asinta sa target. Binigyan ni Bishop si Steve ng isang libro. Nakasulat dito ang tungkol sa iba't ibang uri ng kamatayan. Kailangan kabisaduhin ni Steve ang lahat ng mga uri upang makapaglikha ng hindi inaasahang pagkamatay. Ang pagsasanay ay halos tapos na. Ang susunod ay ang unang pagkilos. Kinuha ni Bishop ang braso ng dalaga. Inilagay ito sa loob ng gilingan ng karne para pilitin ang ama na sabihin. Okay, sasabihin ko na. Bilang 300 Kirby Square. Pagkuha ng sagot, pinapatay ni Bishop ang blender. Ipinakita na buo pa rin ang braso ng dalaga. Ito ay lumabas na inilagay niya ang isang pirasong karne sa gilingan. Dahil ayaw sakta ni Bishop ang dalaga, ngunit hindi, 300 Kirby Square. Sa katunayan nito ang tirahan ng pinuno ng obispo, na dapat hanapin ni Bishop para makapaghiganti. Ang kwento nito, si Bishop ang nangungunang mamamatay tao sa buong mundo. Isang araw nakatanggap siya ng takdang aralin. Sinabi ng boss na ang kanyang kasosyo na si Harry ay nagtaksil sa samahan. Dapat patayin ni Bishop si Harry. Nagmula sa paniniwala ng isang mamamatay tao, sinunod ni Bishop ang kahilingan niyang iyon. Ngunit pagkatapos ay nalaman niya, ang totoong traidor ay ang kanyang boss. Ang kanyang pagtataksil sila ay natuklasan ni Harry. Paggamit ng obispo upang patayin si Harry, galit na galit si Bishop dahil sa nalaman niya, gusto niyang gumanti. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang pagtatanong ng address ng boss. Hindi nagtagal, nakatanggap ang boss ng isang tawag sa telepono. Si Bishop yon. Agad na nang inig ang mga nakatataas. Ipinagpalagay nila itong napasok na ni Bishop ang gusali. Agad na tinawag niya ang bodyguard upang ilabas siya. Sa totoo lang, hindi pumasok si Bishop sa gusali. Siya ay naghihintay sa kanya sa baba. Inilagay ni Bishop ang isang kamera sa ilalim ng gate. Nakaupo sa kotse na naghihintay para sa pagkakataong lumabas ang hukbo ng sasakyan ng mga nakatataas. Agad na binangga ang huling sasakyan. Binaril at pinatay niya ang ilan sa kanyang mga tagasunod. Gamit ang isang truck, direktang binangga ang kotse ng superior. Si Steve ay nagmamaneho din ng kotse. Galing sa harapan, pinipilit na pahintuin ang sasakyan niya. Sa huli, ang mga kotse ng nakatataas ay durog. Bumaba ang dalawang tao mula sa sasakyan, at pinaulanan sila ng bala sa isang hilera. Natapos na rin ang galit. Pauwi na. Nagpa siya si Bishop na opisyal na lisanin ng trabaho. Magbabago ng isang bagong buhay. Ngunit si Steve sa tagiliran ay hindi sumang-ayon. Dahil patay na
na ang tatay niya. Ang kanyang puso ay laging puno ng pagkamuhi. Nais niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa masasamang tao. Ginalang ni Bishop ang desisyon ni Steve. Pumunta ang dalawa sa gasolinahan. Bumaba si Steve upang magkarga ng gasolina. Inilabas niya ang gas pump mula sa tangke ng gas. Nagsimulang bumuhos ang gasolina sa sahig. Lumayo si Steve at inilabas ang baril. Pinaputukan ang sasakyan para sumabog upang patayin ang obispo sa kotse. Nadiskubre ni Steve ang isang baril sa kamalig ni Bishop. Ito ang baril na laging dala ng kanyang ama. Ang lalaking pumatay sa kanyang ama ay ang kanyang guro na si Bishop. Nagpa siya na mag-higanti para sa kanyang ama. Pumunta si Steve sa garahe ng obispo. Kinimok ang Bishop ni Steve. Natuklasan niya ang isang piraso ng papel sa upuan ng sasakyan. Kung mababasa mo ang piraso ng papel na ito, nangangahulugan iyon na mamamatay ka. Kaagad na sumabog ang kotse. Nasunog si Steve hanggang sa mamatay. Sa araw na iyon, maagang natuklasan ni Bishop ang panganib. Bago ito sumabog, gumulong siya palabas ng sasakyan. Ang kakayahang obserbahan ang mga detalye at ang kakayahang tumpak na hatulan. Ang nangungunang mga mamamatay tao lamang ang maaaring magkaroon. Sa araw na iyon sa sasakyan, binigyan ni Bishop ng pagkakataon si Steve. Sa kasamang palad, pinili pa rin ni Steve na maging isang mamamatay tao. Ang poot kay Steve ay hindi pa rin mawala. Hindi rin maaaring iwan ni Bishop ang anumang sakuna para sa kanyang sarili. Kahit na ang anak ng matalik na kaibigan ang may ganitong hindi sinasadyang pagigiit, siya ay isang tunay na mamamatay tao ng mamamatay tao.